Be blessed. Idol, maiksi lang ang buhay. Sabi nga nila, you make your own adventure because life is never a destination. Life is a journey. Habang tayo'y nabubuhay dito sa mundong ibabaw, mga idol, balansehin natin ang buhay natin, spiritual, family life, mga obligasyon. Kasi pag wala na ho tayo, memories na lang ang maiiwan natin. Sana po maalala ko ng mga anak ko. I love you all and be blessed everyone. Woohoo! In your eyes. Atin lahat, no? Wala akong magawa. Sabi ko, why not? Hindi. Good morning sa inyo lahat, no? Especially yung mga may... Alright, so this is Paring Nels. Welcome again to my channel. Pag bago ka pa rin dito, please subscribe and press the bell button para lagi ka updated. Okay? So sabi ko, dalawang klaseng mahilig sa auto. Yung isa, mahilig sa auto, mag-choy-choy lang. Ibig sabihin, choy-choy, pagandahin lang. Alright? At tatlo pala, yung isa, siniset up, binibuild ang kotse, kinagamit sa kaligayahan, pangkarera, autocross. Ang the last one, yung mahilig sa auto, hindi lang sa isang auto, kundi marami pa. Ang tawag noon, car collector. So ang problema, hindi naman siguro problema, no? Kasi marami ka namang pwede mangolekta ng kotse, bakit old school pa? So, abangan nyo, ha? Mamaya, pakita ko sa inyo kung ano yung mga old school na kotse ito. Sino nga bang may kapanan nito? Ha? Sino bang may mga mayari na itong auto na ito? Okay? So, panoorin nyo hanggang matapos ang video na ito. Kung may batang 90s, meron naman batang 80s. So, ang tawag po dito, Toyota Liftback. Para o siyang trueno, no? A86. So, ito. I think ito yung pinakaunang kotse niya. Isa ito sa mga priceless collection niya. So, tumatakbo ito. Hindi ko lang mapakita ang makina. Oy, pwede. Pakita ko sa inyo ang makina, idol, kung ano nga bang makina. Ayan. So, kayo na bahala mag-isip kung ano makina niyan. 4A GZE. Bakit may Z at saka E? So, i-research niyan, mga idol. Okay. Ayan. Pure stock sa loob, no? Ang ganda. OEM na OEM. Tsaka meron na naman siyang binubuo ngayon. Actually, Toyota guy ito eh. So, Toyota Corolla sleeper build tawag niyan. B-Work, shoutouts! Aba, ito yung mga senyales sa pag Toyota lover ka. Ayan, ano nga bang makina ito ay doon, ha? Panoorin nyo. Woo! 4A GE 20 bulbs, silver top or black top? Hindi ko ma-identified eh. So, ang tawag dito, version ng Toyota Levin. Second generation ba ito? Ayan, oh, panoorin nyo. At ito naman, alam ko, kilala ito mga car enthusiast sa idol. Isa ito sa mga desirable car collector, nga sa mga car collector. Ang tawag ko dito is Toyota Starlet. Wow, nakita nyo na. Malinis na malinis. Badge pa lang. Shoutout, Tao Gama P. May bossing ito. Tao Gama P siya. No? Ayan, no? Tingnan. So, ito yung mga kotse na hihira mo na makakita sa kalsada. So, ang tawag dito, Toyota Starlet. Sa, hindi. Papala tayo tapos sa Toyota. Nakalimutan ko yung isa. So, ito naman, the iconic Lancer Box Type. Box Type pala, no?
stuck na stuck ang engine, pati ang mags pala. So, nire-restore niya po ito. Oh, alam mo, very tedious. Alam mo, wala namang problema pag may pera, idol. Yun ang ang masabi ko. Kung gusto mo maging car collector, ano ba ang dapat gawin? Dapat may pera. So, ito yung Mitsubishi Boxster 1980. Alright. Shout out TGP Driving School. At ito yung ginagamit dyan pang karera. 0125. Ha? Shout out B-Works. Alright. Ito ang Honda EG. Ngayon naman, upgraded brakes. OEM ang seat. Nagka-bride seat sa harap. Racing seat. Ang makina niyan, siguro hindi ko na lang i-feature, idol, kasi ginagamit niya to pang karera. So, ito yung weapon namin dito sa TGP Driving School. Hindi ko na sasabihin, no? So, basta ang sinasabi ko lang, ito yung mga pangbaon niya. Sa autocross, champion car po ito. Marawi, Iligan, Cagayan, Zamboanga. So, Honda EG hatchback. Alright? Alam nyo, idol, tapos na tayo sa Toyota, no? Shoutout, TGP Towing Services. Ito na ang pinakala sa Toyota, idol. Sa ilang Toyota? 1, 2, 3, 4. Apat na Toyota. Isang Honda. So, ito yung binibuild niya na naman ito, idol, ha? Tingnan nyo. This is a turbo intercooler. 3S GTE. Galing po ito sa ang makina sa Celica. So, binibuild niya pa rin ito. Ang hirap, no? Sabay-sabayin mo nga ito, idol. Sabay-sabayin mo yan. Hindi makalbo. Sabi tayo pa, maupaw atong bulsa, ano? So, sleeper build. Akala mo, wala lang. Pero, nandun pala sa makina. Ayun, binibuild pa ito ni na. Shoutout pala. Yung kanyang chief mechanic, si Nadia Precaria, tsaka si RJ. So, ayun po, ano? So, hanggang dito na lang si Paring Nels. Pinipicture ko lang yung mga car collector ni Mr. Paula Baton. Toyota Levin. Meron pang FX, ha? Toyota Levin, Toyota Liftback, Toyota Corolla, meron pang Starlet, at ayun po yung Honda. So, paano yan? Siguro interviewin natin si Paul. Ha? Bye! Be blessed, everyone! The next day. Okay, later, idol, mag-interview tayo kay Mr. Paul Abaton. May konting rides lang kami. Kasi mag-interview ako sa kanya, yun lang. So ayun po si Mr. Paul Abaton, kausap natin ngayon, pwede natin siya ma-interview. So hanap lang ako ng magandang pwesto, yung hindi mainit, idol. Okay, so isang car collector at the same time, talagang addict sa autocross, idol, Mr. Paul Abaton. Okay? Yes, Mr. Paul Abaton. Yun ang kanyang EG. Hindi ko alam paano laman na makina niyan. Alright, so bro, kanina meron ako narinig na pasabog-sabog. Akala ko kung ano yun, no? So, siguro mga idol, pwede natin pakinggan yung pasabog na yun. Hindi ko alam ba yun, eh. Alright. Ah, lihat tatapan bola matamu, seakan kau bawa ku terbang bersamamu, melayang-layang di atas langit biru, bawa jauh hatiku. Sumasabog pa. Ano yun? Sumasabog. Galing, no? Shoutout pa ulit sa B-Works. Oh. Siya yung tuner ni Boss Paul Abaton. Okay. Sabi ko nga, isang car collector. At... Ayan, so rest muna kami, idol.
sabi ko nga, mag-interview muna ako kay Boss Paul Abaton. Assalamualaikum, brother. Assalam, bro. Sabi nga nila, sa tagal-tagal namin magkasama, kaibigan, parang kapatid ko na ito, bunso ko. So, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Actually, surprise lang ito, pero kanina, kanina nga na kunan ko na yung mga video doon, yung mga car collection niya. Sabi ko nga kanina, brother, tatlong tao na mahilig sa kotse. Yung isa may pera, bibili siya ng kotse, pagandahin lang. Yun yung sabi nila, Choy Choy. Okay? Yung isa naman, builder. So, focus sila sa isang kotse, pinapaganda lang. So, yung isang mahilig sa kotse, ito yung naglalaro talaga, autocross, and at the same time, car collector. So, ang focus natin ngayon ng discussion, yung sa car collection mo, brother. First question, pang ilan mo na ba to? Pang ilang sasakyan. Oh, pang ilan mo na to? Base sa collection mo, pang ilan na ba tong kotse mo? Sa old school, siguro pang lima. Pang lima? Sa old school. Okay, ito yung pinaka-active, pati yung isa pa. Oh, itong EG Honda, pati yung Toyota Starlet. Okay, Toyota Starlet. Yun ang pinaglalaruan talaga natin. Bro, background lang sa mga idol natin. Ilang years ka na naglalaro ng motocross? Medyo matagal-tagal na rin. Oh. Pero hindi siya yung continuous. Dito sa Sambuanga, madalang mag-5. Tama, no? So, minsan sa isang taon, isa, dalawa. Pero umabot na rin siguro ng more than 10 years. More than 10. Medyo... Pero pag sinasabi natin naglalaro ng motocross, iba yung car collector. Ibigyan natin yun ng boundaries. Kasi para sa akin kasi, car collector, una-una, in English, you should have a deep pocket. Parang gano'n, no? Dapat malalim doon yung bulsa natin. Okay, bro, paano yung nasimula yung passion mo ganyan about car collection? Oo. Sa pagkukulik ng mga sasakyan, isa dyan, actually yung top 4 na old school talaga. Yung tatlo doon, halos hiningi ko lang. Okay. Yung lift back, galing kay Boss Dandy ng Surplus, B1. And then yung Starlet, bigay lang din ng kasing ko from Marawi City. Medyo malayo din yan, oh. Yeah. So, may mga kaibigan, relatives tayo na ayaw nilang punta sa iba. Okay. Binibigay sa atin para buhayin ulit. Buhayin ulit. Mayroon pa isa yung box time. Yun yung pinaka-idol ko, bro, yung box time na yan. Okay, galing pa yun ng General Santos City. Grabe, layo pala, sobrang no? Sobrang layo. Kung bibili ka sa mga junk shop, 5,000, 7,000, meron ka ng box type. Sa atin, tumuntampan natin ang General Santos para kunin. Sentimental value nun sa box type? Bakit ganun na lang yung affection mo? Yung mga sasakyan na yan, may parang memory sa akin na bumabalik. Ah, okay. When I was a teenager, nagsiselos ako sa mga friends and relatives na may mga sasakyan. May mga, tama. At young age, nagkaroon ako ng idea na sana balang araw, bahay tayo ng alam. Subhanahu wa ta'ala, nagkaroon ng mga sasakyan ganyan. Yung mga ganun. So, alhamdulillah, hanggang sa dumami na sila ng dumami. Dumami ng dumami. Bro, kanina, ito yung meron tayo doon na mga sleeper build ba? Yung Corolla sa likod. Pero pag check mo pala sa harap, blacktop pala ang makina, no? 488, 20 bulb. Levin. Surplus talaga yun. Galing din yung kay Boss Dandy. Shoutout kay Sir Dandy. Pasalamat talaga tayo dyan kay Boss Dandy. Nagkakatiwalaan tayo. Bro, yung kotse na yun, na kinuha mo yun, hindi umaandar, hindi tumatakbo. Lahat sila, actually, hindi talaga umaandar. Totally junk. At tapos, sira-sira na. Yung chassis, yung engine. Binubuhay lang natin. Binubuhay para lang, oo. Makita ulit sa... Sa kalsada. Sa kalsada, sa mga kabataan ngayon na may mga sasakyan palang ganyan. Oo, tama. Bro, aside from, syempre, hindi na natin to... this is an open book, no? Sabi ko nga, dapat malalim yung bulsa natin. Bro, meron ka bang
trusted talaga na mekaniko, yung anytime na pwede mo lang siya, ano? Yes, dapat meron tayong ganyan na mga malalapit ang kaibigan, hindi lang yung mekaniko talaga na binabayaran mo every time na magpapagawa ka. Uh-huh. Yung mekaniko din talaga na brothers na rin talaga. Tutulungan ka. Oo, tama, tama. Na kahit anong oras mong tawagan, pupunta talaga sa'yo. Oh, grabe. Bro, yan si Jeffrey. Shoutout natin. Oh, Jeffrey Carion. Si tsaka si RJ. Carion, pati si RJ, bro. Salamat. Oh, brother, salamat daw, sabi ni Bossing. Bro, eto. Pabulong mo lang. Sa isang kotse na bubuhayin mo, let's talk about race car. Eto, rough estimate mo lang, magkano ang ginastos natin dito? Sige. Sa mga mapapagalitan. Driver na Honda EG, alam nila kahit soft ito, super soft. Super soft, tama, alam tama. Alam na nila kung ano yung inilaan natin, kung magkano yung budget. Oo, so magkano yung budget talaga. Bawal sabihin, bawal i-mention, mapapagalitan tayo. Iina nga, no? Alright, alam nyo mga idol, isa yan siya sa mga inspirasyon ko. Kung hindi dahil sa kanya, itong Honda Civic natin, BTI Bigote, junk na yan. So, nag-adapt siya, ginastos siya niya, idol. Ngayon, tumatakbo na. Bro, eto na lang, no? Alright. Ano yung mga plano mo dun sa mga kotse mo? Una, magagawa tayo ng malaking parking area. Parking area, yun ang pinaka-importante. Yan ang isa sa mga dapat natin unahin, yung parking area talaga bago tayo mag-connect ng sasakyan. Alright. Kasi pag wala tayong parking, masisira at masisira lang yung mga sasakyan natin. Alright, on the part naman ng autocross, actually idol, siya yung autocross king ng Zamboanga. Please watch and subscribe my YouTube channel. Ano siya idol eh, kung si Vice Ganda, kabogable phenomenon, siya parang ganun, bigla lang sumulpot ba? Kaya nagulat yung car club community sa Zamboanga, bigla lang sumulpot si isang kolabaton, hindi lang isang kotse, kasi pupunta sila sa racing. Na dalawa-dalawa, isang old school, rear-wheel drive, tsaka four-wheel drive. Okay, bro, anong advice mo? Yung sa mga youngster, yung mas bata sa atin, yung bang bomba ng bomba sa kalsada? Una, respeto sa kapwa driver, lalo sa mga ganitong daanan, kahit wala kayong makita sa sasakyan o tumatakbo. Respeto sa kapwa driver, disiplina. Disiplina. Sumunod sa Republic 4136 LTO. Actually, idol, na-mention niya 4136, taga-LTO po siya. Tumalsik ang laway ko, taga-LTO siya. Yun lang ang masasabi ko. Okay, brother, meron ka bang papasalamatan, shout out? Papasalamat na ako sa... Ito, kay Boss Choi, binigay sa akin ito sa presyong 40,000. Ay, ganun. Yes, oo. Oo, sige. So, binuhay mo lang talaga. Bro, maraming salamat. Yeah, okay. Pati sa family ko na rin, relatives, friends, lahat, lahat na. Salamat na sumusuporta sa PPP, Racing Team, salamat sa tiwala. Okay, so, idol, alam nyo, ang hirap bitawan ng isang bagay na pamahal na sa'yo. Ganun yung siguro sasabihin ko. Okay? So, siguro hanggang dito na lang si Pare Nels. Kasama ko si Sir Paul Abaton. Nagsasabi, Alhamdulillah and be blessed everyone! Lamang ang may alam! Lamang ang may alam!